Lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ngayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng kabutihan ng Ama na siyang ating tinatanggap sa bawat araw-araw at siyang dapat hindi rin ipagkait, lalong-lalo na sa nangangailangan ng pagpapatawad, nangangailangan ng pakikiramay sa buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautosan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimhan at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang ako'y tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo kong iiwan, huwag mo kong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli po sa mga narito, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang atin po bang pagpapakabuti ay tulad ng sa Ama? Ito ang panawagan ng ating pong Jesus Nazareno at paalala sa araw na ito. At ito rin ang maaari natin pagnilayan, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa buong panahon ng Kuwaresma, yung ating pagpapakabuti.
Dahil kung titignan natin ang mabuting balita, kung tutuusin, may pagkakaiba sa kung paano tayo mamuhay sa mundo. No? Sa madaling sabi, yung ating normal na pag-iisip, di ba? At kung tutuusin, ito rin ang pag-iisip ng ilang mga Hudyo nung panahong iyon. Sino ba namang walang isip para sabihin, kailangan kong mahalin ang kaaway ko? No? Hindi na nga natin kasundo. Minsan sila pa nag-aaway sa atin. Sila pa ang lumalayo sa atin kahit gaano tayo katinong makitungo sa kanila. No? At ganito rin sa mga Hudyo. Kaya nga yung nakikita nilang kinagalitan ng Diyos, sinumpa dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Yung mga may sakit, yung mga ketongin, yung mga bulag, yung mga bingi, yung mga hindi Hudyo, nilalayo sa Jerusalem. No? Yung mga Romano, kinapupuutan nila. Pero ito ang ating pong Jesus Nazareno sasabihin, o kahit yung mga gustong sumakop sa inyo, kahit yung mga iniisip nyong galit ang Diyos sa kanila, tanggapin ninyo sa inyong mga buhay. Yung mga minamaliit na mahihirap noong panahong iyon dahil iniisip nila na ang kahirapan ay tanda ng kawalan ng katapatan, sabi ng pong Jesus Nazareno, teka lang. Hindi ba't sila rin ay binibiyayaan? Banal ka man o makasalanan, mabuti ka man o masama, may mga bagay na ibinibigay pa rin ang ating Ama sa Langit. Kaya sino sila para ipagtabuyan mo? Ang Kristiyanong pamamaraan sa halip ay ang tanggapin sila, ipagpanalangin sa buhay. Dahil, no, hindi lang dahil sa kaninang nabanggit na binibayayaan ang Diyos ng ang lahat, pero kahit tayo naman, nagiging kaaway din tayo sa ibang tao. Pinagtatabuyan din tayo ng ibang tao. Iba tayo sa ibang tao. No? Pero kung ang Diyos tinanggap tayo, kung ang Diyos pinatatawad tayo, kung ang Diyos binibiyayaan at pinagmamalasakitan tayo kapag dumating tayo sa puntong tayo'y makasalanan, tayo'y kakaiba, may mga ginagawa tayo na dala ng ating mga pagkukulang, kung tayo'y tinatanggap, sino tayo para ipagtabuyan? Sino tayo para ilayo ang iba sa atin? Kaya paalala ng ating pong Jesus Nazareno, maging mabuti, maging ganap, gaya ng Ama. Ganap, hindi perpekto na walang pagkakamali, pero ganap ang pag-ibig, pagmamahal at pagtanggap sa iba. Kaya nga, maganda ring tignan na kunwari, may mga nangangailangan, hindi lang tayo bigay lang ng bigay para umalis na sila sa attention natin. Pero yung dinadamayan natin ng mga tao, no? Hindi lang natin iniitsapwera yung mga hindi natin kasundo, pero kahit papaano ay patuloy na pakitaan ng kabutihan at pagmamalasakit. No? Aminado naman tayo, mahirap eh, hindi natin kaya agad-agad yun. Pero kahit papaano, huwag na lang natin, no? At the very minimum, yung pinaka maliit na gagawin natin, huwag na lamang silang pag-isipan ng masama. Ipagpanalangin ang kanilang mga ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay. Yung mga kakaiba sa atin at hindi natin kasundo, sana kahit papano ay mabigyan natin ng kaunting pag-unawa. At sana lumago tayo ron. Kaya naman magandang pagpanalangin sa ating pagpapatuloy ng banal na misa,
na sana ang ating pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa ay lalong magaya sa ating Ama sa Langit, ay lalong magaya sa ating Poong Jesus Nazareno, na kung sino ka man at ano ka man, binuhat pa rin niya ang krus, hinarap ang sugat at kamatayan para sa iyo. Sa araw na ito, simulan natin ang ating pagninilay. Paano kaya ako lalago at gagaya sa pag-ibig ng Ama, sa pag-ibig ng ating mahal na Poon? Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at abag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, isama po natin sa ating mga panalangin ang ating mga sariling hiling at ang mga hiling ng mga taong mahalaga sa atin. Pati na rin po ang mga frontliners, health workers at lahat na nagsisilbi sa ating bayan na hindi pumipili ng pagsisilbihan at sa gayon ay nagiging tanda ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagbabalik loob ako.
iglob ako, Jesus. Tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hilingin. Linisin mo, ugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsuot sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muling paalala lamang po na kapag tayo'y nagdiriwang ng mga banal na sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon dito sa loob at sa paligid ng ating simbahan, kinakailangan po nating isuot ang ating mga face mask ng maayos, no? Sinisiguraduhin po natin na natatakpan ng maayos ang ilong at bibig, hindi lang po yan basta-basta nakababa o nakalaylay, at hindi po tinatanggal kung hindi naman kailangan. Bilang bahagi po ng malasakit sa ating kapwa, ingatan po natin ang ating mga sarili mula sa kahit anong uri ng pagkakasakit. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,